Walang buhay na pinagmasdan ni Isabella ang tatlong batang nasa sahig. Tumawa siya at sinabing, "Alam na alam niyo talagang tatlo kung paano ako pahirapan." Si Diana ang unang sumagot. "Mommy, gusto lang namin na magkasundo kayo ni Daddy." Kaagad na kinuha ni Theodore ang usapan. "Opo, Mommy, tingnan niyo kami. Wala kaming Daddy. Sobra kaming nakakaawa." Hindi alam ni Asher ang sasabihin, kaya tumangon na lang siya. "Maghihilamos ako." Dumiretso si Isabella sa banyo. Nagkamot ng ulo si Diana. "Parang hindi nakatulog ng maayos si Mommy," tumangon si Theodore. "Oo nga no, kulay itim ang ilalim ng mga mata ni Mommy." Tinignan ng tatlong bata si Almaro na natutulog pa rin at nilapitan nila to. Hindi mapigilan ni Theodore na magtanong, "Bakit hindi pa rin gising si Daddy?" Matagal na tinitigan ni Diana at Asher si Almaro. Napansin ni Asher na merong mali at hinawakan niyang noon ng ama. "Nilalagnat si Daddy!" Nagulat si Theodore. "Dahil ba binabad natin si Daddy kagabi sa malamig na tubig?" Nagsisi ang dalawang batang lalaki. Sila nga ang dahilan kung bakit nagkasakit ang tatay nila. Kinuha ni Isabella ang thermometer at pinagmasdan ang 102 degrees Fahrenheit sa reading scale. Mataas ng lagnat na lalaking to. Nag-alala si Diana. "Mommy, mataas ang lagnat ni Daddy. Mamamatay ba siya dahil sa sakit?" Narinig niya pwedeng mamatay ang mga taong merong sakit, kaya naman takot na takot siya. Pinagaan naman ni Asher ang loob niya. "Hindi, katulad lang din niya ng lagnat at sipon natin minsan. Kailangan lang natin bigyan si Daddy ng gamot para sa lagnat." "Mommy, heto pong gamot." Patakbo naman pumasok si Theodore dalang mga gamot nila sa bahay. Inabot yun ni Isabel at kinuha din ang baso ng tubig na dinala naman ni Diana. Nagalin lang siya sandali habang nakatitig sa lalaking nakahiga sa kama. "Paano ko to mapapainom sa kanya?" Nagpangalumbaba si Asher. "Sa mga drama sa TV, mouth to mouth nila binibigay minsan ng gamot." "Asher, hindi ka na pwedeng manood ng mga ganyang drama sa susunod." Malapit nang mamatay sa inis si Isabella. "Anong klaseng bata bang lumabas sa akin?" Pinasok ni Isabella ang gamot sa bibig ni Almaro at pinainom ito ng tubig. Nabulunan si Almaro, naubot ka agad na gising kahit natulog na tulog siya kanina. Puno ng simpatya siyang pinagmasdan ng tatlong bata, ang miserable ng daddy nila. Nang makitang gising na ito, sinabi ni Isabella, "Pinainom kita ng gamot para sa lagnat. Ngayon gising ka na, umuwi ka na kagad." Tinignan siya ni Almaro pero kaagad ding bumalik sa pagkakahiga. "Pasyente ako, kailangan ko ng pahinga." "Ikaw?" sumimangot si Diana. "Mommy, merong sakit si Daddy. Bakit niya siya pinapaalis?" Sumunod naman si Theodore. "Opo, baka nakawan pa si Daddy ng mga pulubi kapag lumabas siya sa kalsada." Walang masabi si Isabella. Kahit na nakapikit sa Almaro at nagpapahinga, masaya siyang marinig na pinagtatanggol siya ng kanyang mga anak. Kahit papaano'y pwede siyang manatili muna dito ngayon. "Sa ngayon ay wala muna akong pakialam sa reputasyon ko." Pagkatapos pumasok ni Isabella sa trabaho, nagising si Almaro pagkalipas ng isang oras. Pagkatapos uminom ng gamot, hindi na ganun kasakit ang ulo niya. Nagpunta siya sa living room at nakitang nagluluto si Asher sa kusina. Kahit na nakatungtong ang maliit na bata sa upuan, napakalisto nitong kumilos. "Daddy, bumaba na ba lagnat mo?" Lumapit si Diana kay Almaro. Nang makitang nag-aalala sa kanyang mga bata, hinaplos ni Almaro ang maliit nitong ulo. "Oo, maayos na pakaramdam ko. Marunong magluto si Asher?" "Huwag niyong maliitin ang kuya namin. Kahit na bata pa siya, kaya niya nang gawin ang lahat. Siyang nag-aalaga sa amin kapag sobrang busy ni Mami." Hindi mapigilan ni Diana na ipagmalaki ang kapatid niya. Kumunot ang noon ni Almaro. "Sobrang busy niya para alagaan ang mga bata? Kailangan kaming buhayin ni Mami na mag-isa. Hindi kikita si Mami ng pera kapag suportahan kami kung alagaan niya rin kami buong araw." Naglakad si Asher papalapit sa mesa dalang almusal. Pumikit-pikit ang mga mata ni Almaro. Eto ba ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ang dalawang batang ito sa entertainment company? Nang makitang gagawa ulit si Asher ng isa pa, tinaas ni Almaro ang kamay at tinaplos ang ulo nito.
Okay na, si Daddy nang bahala. Nagdududa siyang tinignan ni Asher. Daddy, marunong ka bang magluto? Ang kagalang-galang na tagapagmana ng mga McBride. Ang sikat na Mr. McBride ng Bashboards. Wala sigurong pagkakataon para matuto siya ng ganitong skill. Siyempre, nagsuot si Elmaro ng apron at pumasok sa kusina. Tinitigan ni na Diana at Asher ang daddy nila. Pareho silang nasasabik sa pagkaing ihahanda sa kanila. Naamoy yun ni Theodore at patakbong buwaba sa hagdan. Asher, nagluluto ka ba ng almusal? Nang makitang nakaupot naghihintay ang mga kapatid niya sa dining table, sunilip siya sa kusina at nalaki ang kanyang mga mata. Si daddy pala nagluluto ng almusal ngayon. Dinala ni Almarong almusal sa mesa at napasigaw naman ang tatlong bata. Wow! Kumurap-kurap si Theodore habang nakatingin kay Almaro. Daddy, marunong ka nga magluto! Gumiti si Almaro. Simpleng gawin lang naman ito, hindi ba? Ang sarap! Masarap magluto si daddy! Hindi makapaghintay si Diana, tinikman na kagad ang pagkain. Masaya siyang tumango pagkatapos tikman ang luto ng kanyang ama. Tiningnan ni Almaro ang kanyang relo. Parating na si Sam. Tumunog nga ang doorbell at binuksan yun ni Almaro. Nagdala si Sam ng dalawang bag na mga damit at inabot yun sa kanya. Hindi niya nakalang magpapalipas ng gabi rito si Almaro. Ang bilis ng mga pangyayari. Pagkatapos makita ang tatlong bata sa bahay, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Mr. McBride, namamalik mata ba ako? Kinusot-kusot niya mga mata. Bakit dalawang Asher ang nakikita ko? Triplets sila. Walang emosyon sagot ni Almaro. Nagulat si Sam, hindi lang pala kambal kung hindi tatlong pinanganak niya. Grabe, isang malaking achievement yun. May naisip si Sam at sinabi niya. Oo nga pala, sinabi ni Mr. McBride na dalhin niyo raw po ulit ang dalawang bata sa kanya. Palagi silang iniisip ni Mr. McBride Senior. Simula nang makita siya nila. Ngayon tatlo pala sila, dalhin niyo na po silang lahat. Siguradong matutuwa ng sobra si Mr. McBride Senior. Kinakausap mo na naman siya. Matalim siyang tinignan ni Almaro. Mahinang sinampal ni Sam ang bibig niya at sumagot. Tumawag yung ama at tinanong ako tungkol sa sitwasyon ng dalawang bata. Meron akong ilang nasabi sa kanya. Okay, wala ka nang kailangan gawin dito. Sagot ni Almaro at saka sinara ang pinto. Nakatayo si Sam sa kabilang side ng pinto habang gulugulong expression. Balak bang makitira ni Mr. McBride sa bahay ng iba buong buhay niya? Bella, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Dinalan siya ng kape ni Sebastian nang makita ang labis na antok sa mukha ni Isabella. Uminom ka na muna ng kape para magising ka. Salamat tito Sebastian. Ngumiti si Isabella habang sumisimsim ng mainit na kape. Buisit, kung hindi ko lang binantayan magdamag ang lalaking yun sa takot na meron siyang gawin sa akin kagabi, maganda sana ang tulog ko. Kasalanan itong lahat ng tatlong paslit sa bahay. Umalis na kaya si Almaro? Nagsalubong ang mga kilay niya nang maisip niya yun. Ngunit habang nag-iisip siya, meron namang kaguluhan sa labas. Tumingala siya at nakitang sumusugod sa opisina niya ang kanyang ama. Madilim ang ekspresyon ito at hindi nagpapapigil sa mga humaharang na staff members. Seryosong nagsalita si Sandro. Narito ka nga. Pagkatapos makita ni Sandro si Sebastian, mas lalong sumama ang ekspresyon niya. Mr. Taylor, kung nandito kayo para kumbinsihin akong bumalik sa Pearl, ganun pa rin ang sagot, hindi ako babalik. Binaba ni Isabel ang hawak niyang tasa ng kape. Ano pang ibang intensyon ng tatay niya bukod dito? Mukhang ayaw pa rin sumuko ni Karina at ng anak niya. Gayunpaman, dinuro siya ni Sandro. Isang beses lang kitang tatanungin, meron ka bang anak kay Mr. McBride? Nagulat si Isabel at sumama ng kanyang ekspresyon. Nasurpresa din si Sebastian sa mga sinabi ni Sandro, pati na rin ang empleyado nakatayo pa rin sa labas ng pinto at nagtataka kung anong gagawin. Bella, naaawa ako sa iyo noon pa dahil sa affairs ng nanay mo, kaya gusto kong manahin mong pearl jewelry. Pero mukhang hindi pa sapat ang ginawa mo 6 years ago at nakikipagrelasyon ka na nga talaga kay Mr. McBride ngayon. Alam mo bang salitang kahihiyan? Boyfriend ng ate mo si Mr. McBride. Labis ang pagkadismaya ni Sandro kay Isabella. Nasaksihan pa niya mismong ginagawa ng dalawa sa opisina noong nakaraang araw. Kaya paano siya maniniwalang inosente ang anak niya? Habang nahaharap sa akusasyon ng kanyang ama, humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao ni Isabella.
Pinangangaralan mo ba ako tungkol sa kahihiyan? Kung ganun, ay bakit hindi mo sabihin kay Karina na walang hiya siya nung inakyat niyang kama mo? Manahimik ka! Malakas na sigaw ni Sandro. Walang kinalaman si Karina sa nangyari sa amin ng nanay mo. Napaka-ironic ng ngiti sa mukha ni Isabella. Wala siyang kinalaman? Dad, alam mo talaga kung paano ipagtanggol si Karina, ano? Hindi mo naintindihan ang nangyari sa amin ng nanay mo? Nangangalit ang mga ngipin ni Sandro. Oo, baka nga hindi ko naintindihan, pero sinubukan mo ba akong intindihin? Tumayo si Isabella, nanginginig ang mga kamay niya. Sa tingin mo ba inagaw kong boyfriend ni Amo? Magaling, kung ganun, sasabihin ko sa'yong totoo ngayon. Mga anak nga ni Almarong mga batang yun. Isabella Taylor, ikaw! 5 taong gulang na sila ngayon. Kung ibabawas mong 1 taong pagbubuntis, nabuo sila 6 years ago, tama? Makikitang gulat sa mga mata ni Sandro at bumara sa lalamunan niya ang gusto niyang sabihin. Malamig na umisi si Isabella. Tanging mga sinasabi lang ni Karina at Amor ang pinapaniwalaan mo. Paniniwalaan mo lahat ng lumalabas sa bibig nila, pero hindi mo ko kailanman pinaniwalaan. Minsan hindi ko na alam kung tunay mo ba talaga akong anak. Nagdilim ang ekspresyon ni Sandro sa mga salitang yun. Buisit, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pero mali ba ako? Sagot ni Isabella. Mas iniintindi mo si Amor kaysa sa akin. Parang ibang tao ako sa pamilya natin. Ang anak sa labas ng mga Taylors? Oh, hindi parang hindi pa nga ako nararapat na tawaging anak sa labas? Nanginig ang mga balikat ni Sandro habang nagdidilim ang kanyang mga mata. Kung iisipin, dapat na rin ako magpasalamat kay Amor. Kung hindi niya ako sinetap na naging dahilan para mawala sa akin ang digdinad ko 6 years ago, hindi ko makakasamang sikat at prestihiyosong Mr. McBride ng Sklokova. Habang nakatingin sa halo-halo at komplikadong ekspresyon ni Sandro, nagpatuloy si Isabella. Kaya kung gagamitin natin ang sinasabi mo na nangyari 6 years ago, ako ba talagang umagaw sa lalaki ni Amor? O siya ang nang-agaw sa akin? Parang sasabog ng ulo ng staff member na nasa pinto't saksi sa lahat na nangyayari dahil sa napakaraming impormasyong naririnig niya. Gayunpaman, naramdaman niyang merong paparating at nanginig ang kanyang mga balikat nang lumingon siya. Mr. McBride? Napakagandang coincidence ng pagdating ni Almaro ngayon at sakto namang narinig niya ang huling sinabi ni Isabella. Sa kanya ako ha? Nang makita ni Isabella kung sinong nasa labas ng pinto, ang tapang na pinapakita niya sa kanyang ekspresyon ay kaagad na gumuho. Anak nang, hindi inaasahan ni Sandro na darating si Almaro at mas lalong naging komplikado ang kanyang emosyon. Mr. Taylor, tila hindi ko naman personal na inamin sa inyo na girlfriend ko si Amor, tama? Lumapit si Almaro kay Sandro at walang takot na klinaro ang lahat. Ah, ang tungkol dun, hindi makapagsalita ng maayos si Sandro. Oo nga. Hindi kailanman personal na inamin ni Almaro na girlfriend niya si Amor. Narinig niya lang yun mula kay Karina at Amor. Walang relasyon sa akin si Amor. Nagsinungaling siya sa akin 6 years ago at meron pang lakas na loob na lagyan ng gamot ang inumin ko kagabi. Mr. Taylor, paano mo aayusin ang gulong ginawa ng anak mo? Natigilan si Isabella. Merong nilagay na gamot si Amor sa inumin niya kagabi. Kaya palang likot at abayolente niya kagabi. Mutik pa ako maging biktima ng planong yun. Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Sandro. Paano magagawa ni Amor? Hindi na mahalaga kung ayaw mo itong ayusin. Pero tandaan niyo na iba nang mangyayari kapag ako na mismo ang humarap sa kanya. Malinaw na banta ang mga salitang yon. Kahihiyan ang makikita sa ekspresyon ni Sandro. Pero wala na siyang masasabi pa. Kung kasalanan nga talaga ni Amor, tuturuan ko siya ng leksyon kapag nakauwi ako. Walang emosyon ang tono ni Almaro. Ayaw kong marinig ang salitang kung... Alam ni Sandro na si Almaro ay isang lalaking gagawin ng lahat. Hindi talaga nito pakakawalan si Amor kung hindi siya nito mabibigyan ng paliwanag. Sumagot siya at nagmakaawa. Okay, bibigyan kita ng paliwanag pagkatapos nito Mr. McBride. Bigyan niyo ng awa si Amor. Ngayon at palalampasin mo muna to. Nang marinig na pinagtatanggol pa rin ni Sandro si Amor, mas naawa si Isabella sa sarili niya. Kung ako nasa sitwasyon na yan, nagmamakaawa rin ba siya sa iba para patawarin ako? Umalis si Sandro sa opisina, umalis din sina Sebastian at iba pa dahil naroon si Almaro. Matapos mapagtanto na silang dalawa na lang ni Almarong naiwan sa opisina, wala pa rin pakialam ang ekspresyon ni Isabella. Mr. McBride, hindi mo malang pinakitaan ang awang ex-girlfriend mo. Iisipin kayo ng mga taong hindi alam nang nangyari na isa kang lalaking nang iiwan ng dating kasintahan dahil lang nakahanap siya ng bago?
Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumapit sa kanya si Almaro at hinawakan ang kanyang baba. Ngayon ganito nang nangyayari, hindi ba't kailangan mong dalhin ang responsibilidad? Natulala sandali si Isabela. Anong responsibilidad ang kailangan kong dalhin? Mahina ang boses ni Almaro. Hindi sana magagamit ni Amor ang nangyari 6 years ago kung hindi ka umalis. At kung hindi nangyari ang lahat ng yun, hindi siya magiging parte ng usapan ngayon. Kung nalaman niyang si Isabela ang babae ng gabing iyon, nung pumunta siya sa Taylor Manor 6 years ago, hindi si Amor ang babaeng nakasama niya sa mga nagdaang taon. Tinulak ni Isabela ang kamay ni Almaro at gumisi. Kung ganun, sinasabi mo bang sinisisi mo ako sa pagbibigay ng oportunidad sa kanya? Pero hindi ba't masaya ka naman nung pinagtatanggol mo siya? Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Almaro habang nakatikom naman ang kanyang mga labi. Apektado ba siya nung mali ang akala ko sa kanya ay pinagtatanggol ko si Amor? Naintindihan ni Almaro kung bakit ganitong iniisip ni Isabela at bahagyang kumurba ang kanyang mga labi. Pwede rin kitang ipagtanggol. Hindi ko yun kailangan. Tinulak niya si Isabela at paalis na sana. Tumalikod si Almaro at niyakap siya mula sa likuran. Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Isabela habang sinusubukang alisin ang mga kamay nito sa kanya. Almaro McBride, ano ginagawa mo? Mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang bewang at yumuko pang lalaki para halikan ang likuran ng kanyang tenga. Isama mong mga bata at tumira na kayo sa bahay ko. Hindi pwede. Sumama ang ekspresyon ni Isabela. Gusto niyang magkasama kami? Mangarap siya. Isabela Taylor, hinaplos ni Almaro mga labi ni Isabela. Kung gusto mong kumbinsihin kita, ayos lang sa akin na sumubok ng ibang paraan. Sa kanya hinalikan ang leg ni Isabela gamit ang malamig niyang mga labi. Kinilabutan sa takot si Isabela. Sandali, bigyan mo ko ng ilang araw para pag-isipan yun. Binitawan siya ni Almaro, naningkit ang mga mata niya at ngumisi. 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Masayang umalis si Almaro. Hindi naman mapigilan ni Isabela na mapakuyom ang mga kamay. Matalim ang kanyang tingin. Bukod sa gabing nangyari 6 years ago at ama siya ng mga bata, wala siyang nararamdaman para sa lalaking yun. Inaamin kong hindi lang napakagwapo, regal at elegante ni Almaro, pero sikat din siya, makapangyarihan at maimpluwensyang aristokrat sa Sklokova. Isa siyang ideal na partner sa maraming celebrities at socialites dahil sa mga katangian niyang yun. Pero nagkaroon ng barrier sa puso ko dahil pangangaliwa ng tatay ko nung bata pa ako. At saka, paano magkakaroon ng tahimik na buhay ang isang katulad niyang napakayaman at makapangyarihan? Dagdag pa roon, siguradang merong nangyari sa kanila ni Amor sa panahong magkasama sila. Ayaw ko magkaroon ng relasyon sa lalaki na tikman na ni Amor. Hinding-hindi. Sa Taylor Manor. Bumagsak sa pisngi ni Amor ang palad ni Sandro. Natakot si Karina sa sampal. Kaagad siyang lumapit at hinila si Sandro palayo kay Amor. Dear, bakit masinampal si Amor? Bakit ko siya sinampal? Galit na dinuro ni Sandro si Amor. Bakit hindi mo siya tanungin mismo? Ang lakas na loob niyang lagyan ng gamot ang inumin ni Mr. McBride. Sa tingin mo ba, makakatayo pa siya dito ngayon kung hindi ko binigyan ng paliwanag si Mr. McBride? Kaagad na nataranta si Karina at tinignan si Amor. Amor, nilagyan mo ng gamot ang inumin ni Mr. McBride? Hawak-hawak ni Amor ang kanyang pisngi. Kinagat niyang kanyang labi at hindi sumagot. Nakakainis! Malapit na ako magtagumpay. Sinusumira na plano ko. Paano to nangyari? Amor, huwag mo kong hawakan. Tinabing ni Amor ang kamay ng ina. Pulang-pulang kanyang mga mata. Nasirang lahat dahil sa bruhang Isabelang yun. Inagaw niya si Almaro sa akin. Malinaw naman na sa akin si Almaro. Kaagad na namutla ang ekspresyon ni Karina. Gusto niyang pigilan si Sandro pero huli ng lahat. Sinampal na ulit ni Sandro si Amor. Natumba ito sa sahig dahil sa sobrang lakas. Subukan mo ulit sabihin yan. Hindi pa kailanman naranasan ng gantong sakit sa buong buhay niya. Kaya naman, tumulong luha niya habang nangagalit ang kanyang mga ngipin. Wala akong sinabing mali. Si Isabel ang malanding yun. Siya ang umagaw kay Almaro mula sa akin. Nang makitang muling tinaas ni Sandro ang kamay niya, sumigaw si Amor. Sige, sampalin mo ko't hanggat sa mamatay ako. Anak lang naman ako sa labas at sino man sa mundong ito'y pwede akong tapak-tapakan. Kung dahas lang ang gagamitin niyo sa akin ngayon, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Tumayo siya tumakyat. Binagsak niya ang pinto ng kanyang kwarto. Amor! Sobrang nagalala si Karina na merong gawin si Amor. Kaya naman kagad siyang pumunta sa kwarto nito at kumatok sa pinto. Naupo si Sandro sa couch at natulala.
Paano ito nangyari? Paano umabot sa ganito? Hindi siya nakita sa kwarto kaya tumakbo si Karina sa banyo at nalaman niyang hiniwa ni Amor ang kanyang pulso. Sa administrative office. Ikaw bata ka, kung hindi dahil kay Sam, hanggang kailan mo bala kitagong balita sa akin? Muntik nang kunin ni Mr. McBride Sr. ang kanyang tungkod sa sobrang galit. Naka-video call sila ngayon. Pinag-cruise na almaro ang kanyang mga binti, sumandal sa couch at tiningnan ng ama. Walang emosyon ang kanyang tono. Naghihintay ako sa tamang oras para sabihin sa inyo. Maghintay ng tamang oras? Mas lalong nainis si Mr. McBride. Patay na ako nun. Pero hindi ko na kailangang umasa sa'yo ngayon dahil meron na akong apong lalaki at babae ngayon. Sapat na yun. Dalawang apong lalaki at isang babae. Tatlo. Walang emosyong pagtatama ni Almaro. Nagulat si Mr. McBride Sr. Hindi maitagong saya sa kanyang mukha. Kido, magaling ka talaga. Tina merong naisip pinagmasdan niya si Mr. McBride. Sinong nanay ng mga bata? Dalhin mo siya rito para makita ko. Wala na akong ibang hiling pa basta't galing siya sa respetadong pamilya at mabait na bata. Masayang masaya siya sa dalawang lalaki at isang babaeng apo na binigay nito sa kanya. Kumingkin ang mga mata ni Almaro. Hahanap kami ng oras para bisitahin kayo. Kailangan ko maghintay na matagal bago ka makahanap ng oras? Babalik ako sa dashboard para makita siya sa susunod. Pinatay ni Mr. McBride Sr. ang computer. Sinara ni Almarong laptop at dumilim ang screen. Napangiti naman si Sam. Siguradang masayang masaya si Mr. McBride Sr. Hindi pinansin ni Almaro si Sam. Umaakto siyang nagayuman ng babaeng yun. Kalahating araw pa lang ang lumilipas pero hindi na siya makapaghintay na makita siya. Binigyan ko na nga siya ng 3 araw para pag-isipan ang offer ko. Pero masyadong matagal yun. Sa beach villa, habang kumakain ng dinner, hawak ni Isabel ang tinidor niyang merong spaghetti pero wala siyang ganang kumain. Inangat niyang tingin at paminsan-minsang napapatingin sa harapan at pakaramdam niya nakidnap ang mga anak niya. Napakawalang hiya talaga ni Almaro. Siya ang nagsabing bibigyan niya ako ng oras para makapag-isip pero hindi niya pinalampas ang pagkakataon na pumunta sa bahay ko para maghapunan. Nakaupo si Diana sa kandungan ng kanyang ama. Ang sarap sa pakaramdam na pinapakain siya ng tatay niya. Siyempre, hindi lang si Diana ang inaasikaso niya. Kinukuhanan niya ng pagkain si na Asher at Theodore. Hindi kasing sabik ang reaksyon ni Asher katulad ni na Theodore at Diana na kahit papano'y nagbigay ng konting comfort kay Isabella. Daddy, kumain na po kayo. Tikman niyo po yung buffalo chicken wings ni Mommy. Nilagay ni Diana ang 1 piraso ng chicken wings sa plato ni Almaro. Kumibot ang mga talukap ni Isabella. Diana, meron siyang mga kamay. Kaya niyang kunin ang pagkain ng mag-isa. Nagsiselos ka ba, Mommy? Nang makitang sobrang saya ni Diana, muntik nang mabali ni Isabella ang hawak niyang tinidor. Tumaas ang kilay ni Almaro, tinaplos ang buhok ni Diana. Baka nga nagsiselos ang Mommy mo. Yumuko si Isabella para kumain. Ayaw na niya magsalita. Naglagay si Almaro ng 1 chicken wing sa plato ni Isabella. Huwag ka mag-alala, aasikasuhin din kita. Hindi ko dapat pabayaan ang pretty little wife ko dahil lang sa mga bata. At saka bagay ng pretty little wife sa kanya. Magandang katawan niya, bata, maganda at talentado. Papasa siya with flying colors kung merong audition para sa babaeng makakapantay sa status ko. Pero ang sakit sa ulo ng pretty little wife ko. Pwede ko lang siyang tingnan pero hindi ko mahahawakan. Anong gagawin ko tungkol doon? Kung alam lang ni Isabella kung anong iniisip ni Almaro sa sandaling iyon, baka tumama na sa mukha nitong hawak niyang mangkok. Tinignan niya ang chicken wing na nilagay ni Almaro sa plato niya. Kaagad niya itong kinuha at nilagay sa plato ni Asher. Aasikasuhin ka rin daw ng daddy mo, kaya kumain ka na. Tinignan ni Asher si Almaro na medyo dumilim ang expression at mahinahong nilagay ang chicken wing sa plato ni Theodore. Aasikasuhin ka niya, kumain ka pa ng isa. Hindi nakapagsalita si Theodore. Nang makita ito ni Diana, pakaramdam niya ay hindi ito tama. Kailangan niyang gumawa ng marami pang oportunidad para sa kanyang ama. Lumingon siya at nagtanong, Daddy, pwede ka bang matulog dito ngayong gabi? Nagngangalit ang mga ngipin ni Isabella. Diana, hindi kalakihan ang bahay natin to accommodate such a big shot. Hindi siya big shot, siya si Daddy, sabi ni Diana sa nakakaawang boses. Tinignan ni Almaro ang batang babaeng nasa mga braso niya. Inasikaso lahat para sa kanya. Napangisi siya rito. Anak ko nga siya. Wala tayong ekstrang kama dito sa bahay.
sabi ni Isabella. Tinignan niya si Theodore. Malaki ang kama niyo, nakatulog ka rin kagabi kasama ni Daddy. Binagsak ni Isabella ang kanyang silverware at tumayo. Nanginginig sa takot ang tatlong paslit. Pagalit siyang pumasok sa pinto, kinuha ang kumot at unan. Hinagis niya ito sa couch, tumalikod at bumalik sa kwarto niya nang hindi nagsasalita. Bam! Binagsak niya ang pinto. Tumingala si Diana at tinignan ang kanyang ama. Daddy, hanggang dito na lang ang may tutulong namin. Sa sandaling iyon, naglabas naman si Asher ng isang susit inabot ito kay Almaro. Palihim ako nagpagawa ng spare key sa kwarto ni Mommy. Nasurpresa si Almaro, nakuha niyang puso ko sa assist na to, na manghari ng dalawang paslit. Sa nagawa ni Asher sa talaga ang MVP. Nang maisip ang lalaki sa bahay, ayaw na rin mag-shower ni Isabella. Nilak niya ang pinto ng kanyang kwarto. Dinala niya rin ang spare keys ng mga kwarto ng tatlong bata. Sumandala siya sa likod ng pinto, hinihilot ang noon niya para maibsan ang sakit ng kanyang ulo. Sinandan siya ng text message ni Megan. Malinaw na sinabi sa kanya ng tatlong paslitang sekreto. Yun ang dahilan kung bakit niya nalaman na balak magpalipas ng gabi dito ni Almaro. Naramdaman niya ang expectation sa message ni Megan. Sinagot niya to. Anong nariyan sa madumi mong utak? Sa couch lang siya pwedeng matulog. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Ang magagawa ko lang ay iwasan siya hanggat maaari. Isang matangkad na aninong lumapit sa dulo ng kama sa kalagitnaan ng gabi. Dahan-dahan itong naupo at pinagmasdan ng babaeng mahimbing na natutulog sa kama. Tinukod niya mga kamay sa kama at tinalikan ang mga labi nito. Kumura pa mga talukap ni Isabel at dahan-dahan niyang inangat ang mga kamay. Tumigil ka! Tila ungol ang lumalabas sa kanyang pagpupumiglas. Napakunot din siya ng noon na para bang iniistorbo nitong tulog niya. Tinitigan ni Almaro natutulog na itsura ni Isabella. Makikitang lambot sa kanyang mga mata. Hinaplos niyang sulok ng mga labi nito. Isabella, gagawin ko lahat para tanggapin mo ko. Kinabukasan, dumilat si Isabella at nagising. Nagtaka siya kung paano siya nakatulog ng komportable at mahimbing kagabi. Dahil walang damuho na yon dito. Tumayo siya at nagpunta sa pinto. Nakalak pa rin ito. Mabuti na lang at nasa akin lahat ng spare keys. Naglakad siya papunta sa living room, suot ang kanyang nightdress. Komportable siyang nagunat at nang lumingon siya, nakita niya tatlong paslit na nakaupo sa dining table at nakatitig sa kanya. Lumabas si Almaro sa kusina dalang almusal at tiningnan din siya. Gising ka na! Nanigas si Isabella sa kanyang kinatatayuan. Nakalimutan niya nandito nga palang lalaki ito buong gabi. Mommy, gising ka na rin! Nagluto si Daddy ng almusal para sa atin. Kinaway ni Theodore ang maliit niyang kamay. Hindi makapaniwala si Isabella. Bakit nakakaramdam ako ng deja vu? Ano nangyayari? Hindi, nag-hallucinate lang siguro ako. Tumalikod si Isabella at naglakad pabalik sa kwarto. Pagkatapos panoorin na bumalik ang nanay nila sa kwarto nito, mahinang nagtanong si Diana. Daddy, palihim ba kayong natulog sa kwarto ni Mami kagabi? Naningkit na mga mata ni Almaro at nilagay ang hintuturo sa harapan ng kanyang mga labi. Tumango si Diana habang nagniningning ang mga mata. Hindi nagtagal si Almaro kagabi sa couch. Tinabihan niya ng 5 oras ang kanyang pretty little wife. Nakatulog nga talaga siya ng mahimbing ng katabi niya ito. Mabuti na lamang ay nagsat siya ng vibrating alarm sa kanyang relo para magising siya. Umalis siya sa kwarto nito bago pa ito magising at nilakang pinto gamit ang spare key. Pagkatapos maghilamos ni Isabel at magpalit ng damit, lumabas siya ulit ng kwarto. Hindi nga talaga ito ilusyon. Daddy, Mommy, pupunta kami ni Asher sa kumpanya. Nandito na si Miss Almira para sunduin kami. Bye! Nagdala si Diana ng maliit na backpack at lumabas kasama ni Asher. Bumaba si Theodore sa upuan at lumapit kay Isabella. Mommy, kailangan ko rin pumunta sa Music Academy ngayon. Pwede niyo ba akong ihatid ni Daddy? Sige, kapag nadala na ni Tito sa mga kotse ko, ihatid ka namin ng nanay mo sa school. Walang pakialam si Almaro kung pumayag si Isabella sa plano o hindi at nangako kagad kay Theodore. Tumango si Theodore at tumakbo paakyat para kunin ang kanyang school bag. Unti-unting bumalik si Isabella sa kanyang sarili at kagad na bumangga kay Almaro nang tumalikod siya. Ikaw, tapusin mo na muna ang almusal mo. Hihintayin ka namin ni Theodore sa kotse. Inunang ang nilabas ni Almaro si Theodore. Lumingon si Isabella tiningnan ang almusal sa mesa. Hinanda niya pang partiku at paano nagawa ng makasariling lalaking yun ang ganito kagandang almusal?
Gawa ito ng maalamat na si Mr. McBride ng mga McBrides. Naghihintay si na Theodore at Almaro sa loob ng kotse ng mga 15 minuto. Doon na lumabas si Isabella ng bahay. Binaba ni Theodore ang bintana ng passenger seat. Mami, bilisan niyo! Anong gagawin ni Isabella ngayong hindi na niya may iwasan pa si Almaro? Dahil sa madalas na pagsasama, mahulog kayang loob ni Isabella sa binata. Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.